Anong ginawa ng Strong kay Abando? Bakit di siya pinalaro? Siya pa naman ang inaabangan ng mga tao, pati ako. Huwag mong sabing may konting injuries pang natitira si Abando. Kahit nga sa bench, parang hindi ko siya nakita. Anyway, tungkol naman sa game nila, kitang-kita naman mga quiz, na sa unang laban ng Strong Group, walang kalaban-laban talagang UAE. Kumbaga, para naging feeling team USA tuloy ang Strong. At ang laban nila parang level 1 pa lang, hanggang sa palakas ng palakas ang makakalaban nila sa mga susunod na games. As expected sa system ni Charles Chu, na mahilig sa kill at fast breaks. In fairness naman sa UAE na lumalaban din kahit medyo tambak. Kaso napansin ko sa kanila na saka sila nag-hustle kapag medyo nadidikita na nila ang Strong. Tapos parang matamlay ang UAE at mas mahina ang team nila ngayon kumpara nung huling competition. Sa palagay ko nga ay parang team bilang UAE ngayon. Pero sa second quarter, muntik naman sila makahabol kasi nga ang Strong parang nag-relax masyado at nagpabaya. Parang masyado talaga silang kampante. Kasi nga, wala sa expectation nilang magiging kalaban. Minamani lang sila ng Strong kahit sang angulo. Hirap din ang UAE sa loob. Kahit malaki sila, kahit maraming big man or imports din ang Strong, yung lineup nila, sinisigurado talaga na balance sa guards, forward at big man. Kaya mas maraming attempts tayong nakukuha. Habang UAE naman, hirap sa mga shots nila at masyado pa silang maalat. Hirap sa loob at hindi masyadong pumapasok ang outside shots. Para sa first half pa lang, tanaw mo na kung sino mananalo. Maganda ang chemistry ng Strong habang UAE kalat-kalat. Kaya napakarami po nilang turnovers. At ang depensa naman ng UAE parang patpatin, hindi solido. Kaya napansin ko na ang Strong parang hindi na rin masyadong sineryoso ang bawat plays. Which is pinagsabihan nga sila ni Coach Charles na huwag silang magpakampante palagi at huwag nilang uulitin ng ganun. Second half, ito na talagang moment of truth ng Strong Group Athletics na parang di na nga sila ginaganahan. Bukas, laban na naman ulit. Itong laban ng to parang walang kapaguran kasi almost everyday ang schedule. Bali ito pong schedule ng SGA, parang sa Merkulis lang atas lang makakapagpahinga ng konti. Sa ngayon, mukhang hindi ko pa masyadong nakikita yung totoong nilalaman ng place ni Charles Chu kasi nga may kalamian lahat. Considering naman na mahina pa lang makakalaban nila. Hopeful din silang yun na sana makuha na nilang kampiyonato. Kung di ako nagkakamali, parang natalo sila ng Beirut sa finals nun. Sana ngayon magkaroon na talaga ng klarong sweep yung hanggang sa dulo. Maganda naman ang pagkakabuo-buo sa kanila. Maganda yung lineup, saktong-sakto lang, walang kulang. Hindi din sobra at walang mabagal tumakbo, hindi gaya nung nakaraan. Sana palaruin na si Renz Abando. Sana din magpakita si Renz. Hindi ako sigurado kung nire-reserva lang ba si Renz, pero hindi talaga siya makagilap. Sa next game, kapag wala pa rin siya, baka nagkaroon ng emergency na pahinga or injury. Lahat naman naglalaro, maliban sa kanya. At kilala naman natin si Charles Chu na full rotation talaga siya. Kumbaga, ginagamit niya lahat para lahat ma-exposure. Renz Abando, nananawagan ng mga Pilipino sa'yo na maglaro ka na.